What's up mga kapamilya? I'm KZ. And I'm TJ. And welcome to Kapamilya Confessions Quarantine Edition. Alam ko pong under quarantine pa rin tayong lahat, pero gagawan at gagawan pa rin po namin ng paraan na makapaghatid ng saya sa inyong lahat, mga kapamilya. Sana ay nakastay at home ang lahat at sana ay patuloy po kayong maging matatag at magtiwala na makakabangon po tayo at makakabalik din po ang lahat sa normal. Yan, at dahil live na live tayo ngayon, babasahin po namin ang inyong mga shoutout at sasagutin din ang lahat ng inyong mga tanong. Pero bago yan, sasabak po muna kami sa superlative challenge. So let's start! Superlative. Who fell in love first? Me. Yeah, wala namang question doon. Oh, malamang. Who initiated the first kiss? De joke lang, ako. Who is always right? KZ! Yeah. Who has the last say in an argument? Depende. Depende. Yeah. Who apologizes first after a fight? Okay. Who is more romantic? Kami dalawa. Para tayong dalawa. Who said I love you first? Me! Who spends the most money? KZ! Sa quarantine, hindi. Mas nakatipid ba? Sa quarantine. Who is the messy one? Wala naman. Who is the homebody in the relationship? Kami dalawa. Yeah. Kung pwede hindi lumabas, hindi kami lalabas. Eto na. We got questions from our netizens na sinabit nyo po sa amin at babasahin po namin at sasagutin po namin ng isa-isa. So, unang tanong ay galing kay Rose Innocentes. Paano nyo po naayos kapag nag-aaway po kayo? Minsan, isang relasyon po, hindi po natin masasabi na hindi po kayo nag-aaway. Buti pa yung question mo, nag-aaway-aaway yung mga words. Teka lang. De joke lang. Isa pa, Rose, ha? Isa pa. Ulitin ko lang, Rose. Isa pa, ha? Paano po ninyo naaayos kapag nag-aaway po kayo? Kama. Minsan, isang relasyon po, hindi po natin masasabi na hindi po kayo nag-aaway. Ano nyo po naaayos? Congrats po sa inyo. Ang pag-aaway. Hindi, joke lang. Hanggang doon lang. Game. Rose, unang-una sa lahat, maraming salamat sa iyong question and maraming salamat sa pag-greet? Pag-congratulate. Pag-congratulate mo sa amin. To answer the question, we always make it a rule sa aming dalawa to always be mindful of each other. So, bago pa man siya umabot dun sa level na sobra namin talagang pinag-aawayan, parang kami muna sa aming sarili before namin masabi yung mga masasakit na bagay na yun, ini-imagine muna namin what if sa akin niya sinabi yung sasabihin ko sa kanya, how would I feel? Yeah. So, parang ganun. And it's always you and him against the problem, not you against him. Yes. Always listen. Pag nag-uusap kayo, lagi yung goal nyo pag nag-uusap kayo ay para masolusyonan yung problema at hindi para i-prove kung sino yung tama. Yeah. Okay, I'll read the question and then ikaw naman yung sumagot. Sabi ni Kitty Ofreneo, Ate KZ, Kuya TJ, sabi niyo po sa TWBA niyo na you are planning your wedding after the quarantine pa. What made you decide na ituloy ito ngayong pandemic and tell us every single detail nung kasal every from the preparations. Single preparations detail. From the preparation to the ceremony, papunta pa sa reception. Wow. P.S. Please share to us your wedding vows nung kasal. Parang ubos yung oras natin dito. Congratulations on your simple, intimate, but very memorable wedding. Thank you so much, Kitty. Salamat. I don't know where to start. Sa dami lang gustong malaman ni Kitty. Every single detail nung kasal from the preparation. Preparation-wise, lahat ng decision namin, like kahit sa pinakamaliit na decision ay kinakascade namin dun sa aming wedding planner na Labelle Fett at sila talaga yung tumutulong sa amin na ma-execute lahat ng kailangang i-execute. And then,
may, siguro nakakapanibagong part ng preparation is the testing. Kasi hindi naman tayo sanay na ikakasal tapos magte-test. Hindi kasama sa usual budgeting oo, ang testing. Isa pa yun. Oo, isa yun sa mga hindi namin na anticipate unforeseen na expenses. Yes, so. Pero it was all worth it kasi pinaka ano talaga namin, pinaka priority namin is safety ng lahat. Kaya pinili namin na konti lang kami, pinili namin na hindi kami magsama-sama lahat sa isang lugar at saka most definitely pumili kami ng open space na lugar and very masunurin sa protocols. So, yun. Wala na akong masagot kasi ang mahaba to. Sabi mo, hindi pinili natin hindi magsama-sama. Nagsama-sama nga tayo. Hindi, I mean yung suppliers. Yung parang kakabit lang sila tapos aalis sila agad. Tapos tayo kakasal. We made sure na hindi magkukumpul-kumpul. Yeah. Except for, syempre, yung mga guests kami. But yung mga tao involved in the preparation of the wedding. Yung ano talaga, may magandang trafficking of the... Hindi sabay-sabay. Labas and pasok ng mga tao. So, if Kitty... Kung ano ka na, kung magpapakasal ka na, it's important that you find a planner na maiintindihan ka at yung gusto niyo. Iintindihan ka at ano kayo yung gagawing priority sa planning kasi kung hindi din namin nahanap ang label fit siguro sobra kaming nahirapan na magplano ng wedding namin. So ayun, but if you're not gonna get a planner, then get somebody like your friend who's, addict sa pagpaplano ng mga bagay. Ganun, malamang. Yung attention sa detail ay nandun. Ganun. Okay, next question. Galing kay Jasper Ken Suarez. How long have you been together as a couple? And ano po yung point of your life na nag-decide ka, TJ, to marry KZ? Hehe, share nyo naman po yung nakakilig na love story nyo. We've been together for 5 years. We dated for... Kinabahan ako dun. Kala ko mali ako. Iba ba yung tingin ko sa'yo? Nakaganyan mo siya. Nakaganyan kayo. 1 year kaming nagligawan. Tapos 5 years na kaming officially mag-gawa. But now married. Okay. Well, ano daw yung... Nakapag-decide ako na si KZ ay eto na yon ay kung it's a process eh maraming parang levels pero yung pinaka ultimate is kung paano niya tratuhin yung kanyang mga magulang kasi for me how somebody treats her parents or somebody treats his or her parents is something it says a lot so yun yung nakapag sa akin ng decision ko. Okay. Wow, sabi ni, eto na. Next, Jana. Sabi ni Jana, anong dedication song nyo para sa mga taong iniwan ng mahal nila? Kantahin nyo naman po, please. Sana all pinili at masaya ang love life. Wow. Anong song? Ang dedicate natin? Ang i-dedicate natin doon sa mga taong iniwan? Then that only means na hindi pa siya yung nakatakda sa inyo. Ganun yun. Anong song daw? Anong song? Sa ikaw. Marami ako niyan. Ay, ikaw na lang. Go. Kailan kaya maling o kakatawang di ko pinipilit walang lungkot na sumisilip kailan ang dating tayo. Yeah. Pero kung iniwan ka na, don't waste your time waiting for somebody na baka hindi na bumalik. Mahirap sabihin yan. Di, but kung babalik siya. But wag mong patigilin ang buhay mo. Tama. Tuloy ka lang. Kung babalik siya, di welcome back. But wag mong idepende sa kanya ang iyong kaligayahan. Give me the microphone. I'm a drop it. I joke lang. Ito next na. One. Sabi ni Arman Casino. Ano po yung theme song yung dalawa? Yung Can't Wait to Say I Do po ba? Itong wedding na to, theme songs. Yes. Yan. So kailangan nyo pong abangan yung Can't Wait to Say I Do po ay first of songs. Yes.
Abangan nyo na lang po sa aming mga social media accounts. Follow nyo po ako, KZ Tandingan, Instagram, KZ Official, Twitter, and KZ Tandingan sa Facebook para sa updates. And TJ Music Monterde sa lahat ng platforms. Sana all, para pareho. Yeah. Sabi ni Hopi, ano po yung best song to describe your love story po? From best friends to couple to... from best friends to magjowa daw. Tapos ngayon ay kinasal na tayo. Congrats daw. Thank you, Hopi. Ano sa'yo? Yung ano siguro, yung karera. Ay, oo, okay yun ah. Oo, yung song na sinulat niya, yung karera. Kasi lalo na nung naging kami, tapos kinasal na yung both ano namin, mga kapatid namin who are younger sa amin. Parang palagi na kami tinatanong, oh, kayo kailan kami kakasal? Ganyan, ganyan. Tapos perfect yung sinulat niya na song na huwag tayong magmadali, hindi naman kasi ito karera. So we took our time sa pagiging friends and then sa pagiging magjowa, and now finally dumating na din kami sa point na mag-asawa na kami. Di muna alamin, oras na ba natin? Sayang lang ang lambing sa di sigurado sa dahan-dahang daan patungong magpakailanman. Yun. Yun yung yun. At ayun, tapos na tayong sumagot ng mga questions. Wow, guys, maraming salamat sa inyong mga masasayang questions. Now, it's time for us to give shoutouts naman sa ating mga live viewers. Ay, may mga ano din pala. May questions pa rin yata. Pero ano muna, shoutouts muna tayo. Hello kay Akel Makalakad na nanonood ngayon. Congrats, Mr. and Mrs. Tandingan. Monterde. From Bill Robert Rabaca, congrats to the both of you. Thank you po. Thank you po. Sabi naman ni Marie Fortune. Ah, grabe naman siya. Marie Fortune. Sana all. Fortune. Loriano. How is your honeymoon? Postponed. Walang travel mo na ngayon. Walang travel, but we are hopeful. QC. QC muna. Malay mo naman, yes. Ayun, sabi din from ni Janelle Abante. Congratulations po sa inyong dalawa. Stay strong po. Ayun, and last na. Sabi ni... ikaw na lang basa ng pangalan. Rikia. Paradero. Congratulations, Ate KZ and Kuya TJ. Greetings. From Cebu! Mga Bisaya. May gabi iriya sa inyo. May gabi sa tanan Bisaya. Mga bisdak dira. Amping mo duha og pagligon da. Piti. Suko kayo Bisaya. Amping mo diha og pagligon mog maayo. God bless ninyo diha duha. Galit na galit. Love Cebu, we love Cebu. Ayun, ito pa, meron pa isa. Okay, from Anivic Medillo, ano po yung mapapayo nyo sa mga couples na plan na rin pong magpakasal? Gaano po kahirap yung preparation, lalo na ngayong pandemic? Congratulations po, KZ and TJ. Parang ang AM radio. Oh, actually, simplify, ganun. Only include the essential parts. Kung kumbaga, kung hindi naman kailangang grande at maraming nangyayari, huwag mo nang gawin. Kasi ang importante naman is not the wedding, but the marriage. Yes. So, pero syempre, we're not saying ha, na charotin nyo lang yung kasal nyo kasi you only get married once in your lives. And yun yung ginawa namin. We wanted to make the most out of it, but maging realistic din sa mga gusto naming i-achieve sa kasal namin given the restrictions and the syempre the parameters of the pandemic, parang ganun. So yun, simplify. Yun, simplify and ayun. And save. Actually, kung yung masyadong gumastos ng bonggang-bongga kasi lalo na ngayong pandemic, mahirap kumita ng pera. So, don't spend too much kung wala naman talagang sobrang extra. And ayun, huwag nyo nang masyadong, kung kaya nyo nang gawin ngayon, and kung nandun naman na yung most important people of your lives, kahit immediate family nyo lang nandun, may intindihan naman yun ng mga friends nyo, ituloy nyo na. Go for it! Game! Ayun. Ano ba? Lapas na yata. Teka lang. Meron pa ito.
Abby Cabildo. Ah, from Abby Cabildo pala. From Abby. Abby Cabildo. Pwede po ba akong mag-request ng isang song na duet kayo para lang po sana sa mga audience na nanonood sa inyo ngayon? Please, thank you po, KZ and TJ. Go. Ah, hindi pala siya question. Kanina ginawa na po namin, but ano, can't wait to say, wala sa tono. Can't wait to say I do, can't wait to say I do, can't wait to say I do, I do, Gabi puro flat and sharp. But kung gusto niyo po marinig yung mas maganda version niyan, head on to Spotify and stream Can't Wait to Say I Do. Tapos panoorin niyo po ang aming official music video sa aking YouTube channel, KZ Tandingan Official on YouTube. Dahil po ang bawat view po noon, bawat views na makukuha ng video na po na yun ay mamonetize po namin, and lahat po ng proceeds ay mapupunta sa Inspire Church Metro. So please help us out. Watch the video, ulit-ulitin nyo po, and then share it to your friends and your family. Okay, next question. Angel Ordonez, TJ, ano po yung isang bagay na kapag ginagawa mo ay kay KZ ay nagiging emotional siya? Congrats po mga idol, love. Oy, love, thank love. You Angel. Isang bagay na pag pinag-uusapan namin na nagiging emotional si KZ agad ay pagtungkol sa tungkol sa pamilya. Yan. Doon siya madaling maging emotional. Doon sa vow. Oh, tayong dalawa. Pero ikaw kasi medyo, ako emotional ako sa lahat ng bagay eh. Si KZ, matagal siya mapaiyak, pero pag pamilya, lalo pag tatay, anak, yun, doon siya pinaka-sensitive. Kasi ano, very close kami para sa parents namin. Last so, three questions. So ayun, very, doon ako nagiging emotional. And lalo na pag napag-uusapan yung journey. Mm-hmm. No? Tama, from, isa pa yun. Kung paano kami nagsimula dalawa, nung kumbaga... Sa careers namin. Sa careers namin, and kung... Saan kami ngayon, ganyan. It makes me very emotional because it's overwhelming. Na. It makes her hoo-hoo. Ano to? I get last... It makes me hoo-hoo. Last three questions. Marjorie Marikit. Last three questions. Yes. From Marjorie Marikit. If ever matapos mo po ang pandemic, saan lugar po kayo una magta-travel as mag-asawa? 1, 2, 3. Japan. Tama, Japan. Japan. Inanaan ko na eh. Kasi baka magkamali ako. Pinaganon lang ako eh. Baka mali. Pero tama, Japan. Favorite country namin yun. So, kahit ngayon, ano na kami. Excited at ang tawag doon, parang gustong-gusto na naming mag-travel. Kasi hindi pa rin talaga pwede. But that's gonna be the first country we're gonna visit after, when everything the last over. Country also na napuntahan natin bago nag-pandemic. Tama. Tama. So, yun. Japan. Yan. Next. Sabi ni... Divine Grace Suhitado. What makes love unconditional para sa mag-asawa? Ooh, let's go. I think it makes it it's unconditional when you choose to love your spouse when they're the most unlovable person in the world. And nangyari na yun sa amin ni TJ even before we got married, na there was a point in our relationship na parang I know na ang daming mga reason na sana siya to leave me and to break up with me, but he chose to stay. So yung kanta ng Ben and Ben, tama talaga yun. Hanap kayo ng taong pipiliin kayo araw-araw, kasi yung pagpasok sa relationship, lalong-lalo na sa pag-aasawa, sabi ng aming mga magulang, syempre dalawang buwan pa lang naman kami. It will not always be happy. Hindi talaga masaya lang yun palagi. So, kailangan talagang alalahanin mo yung commitment mo dun sa tao, kasi kung hindi na masaya, hindi pwede yung bigla ka na lang umaalis. Ganun. Okay. Yes, tama yung sinabi mo. Gusto ko yun. Yung ano, when hindi ka pwedeng umalis lang kasi may problema. When there's a problem, you fix the light bulb. You don't leave the house. Ganyan. Okay. Comments from live viewers. Sabi ni Bill Robert Rabaca. Hey, Bill Robert. Curious lang po. Sino po mas sweet sa inyong dalawa? Tara kami. Parehas. Sabi ni Lyra Garcia. Congrats. Congrats, Lyra.
You too. Akong guts, Lyra. Thank you, Lyra. Nur Laila Hasim, I love the both of you. And we the both of too. Us loves love you, you too. Too. Yeah. Love you too. Love loves. Love. Both of us, eh. Plural. Love you too. Loves you too. Nag-away ba ng grammar sa harap niyong lahat? Diana Ramirez. Hello, Ate KZ and Kuya TJ. Pa-shoutout po. Pati na rin sa Nanay Jessica ko na I do. Idol jud mong duwa. Idol jud mong duwa. Good evening po. Congratulations di ay ninyong duwa. Duwa. God bless. Hello. Last question. Okay. Uy, from Julina. Charam. Julina. Hindi pala yun yung kanta ni Ma. Ni yun, Ma'am diba? Si Jones. Yun, diba? Yun ba? Yun. Daram, da. Chubo-chubo ba yun? Tama ba? Dapat yung ano, heaven, nasa ano, heaven ako. Ano sa akin eh, yung kung tameme ka chong, ako na malili. Chikahan pa. Okay, Jolene okay. Garcia, ano po yung song nyo sa isa't isa kapag kinakantan? Eh, sobra po kayong kinikilig. Ingat po palagi. Ako kinikilig ako palagi pag kinakantahan ako ng TJ. Kasi ano siya, ma... Pogi ang boses ni TJ, di ba? Tapos pogi din yung mukha niya, pero mas pogi ang boses niya sa umaga. May ganun na siya. Oo, may ganun siya. Good morning, babe. Ay. Good morning, babe. Ay! Magpipiling to, magpipiling. Magluto ka na. Pero, yun. Ano ba? Yun. Ako, kahit anong kanta, basta si KZ. Actually, sa totoo lang, ginagawa namin minsan. Salitan kami. Kanta mo naman ako para makatulog ako. Oh, actually, lalo na nung hindi pa kami kasal, no? Mm-mm. So, sa cellphone. No? Tapos, hindi. Ako kumanta kagabi, ikaw naman ngayon. So, siya naman. So, ganun. Ginagawa namin talaga yun sa totoong buhay. Nagiging. Hanggang sa makatulog. Pahabol lang po from a live viewer, Albert Advincula. Congrats sa inyo. Please give advice to those who are still waiting and looking like me. Albert Advincula... Rafi Kalikdan. Okay. Kala ko Rafi Kalikdan. Ano, okay lang yan. Just, ano, focus on yourself because pag dadating ang panahon na ano, may side comment ang mga tao sa backstage, ah. Nawala siya, eh. Nawala siya. Ano? Anong pangalan nun? Albert Jones. Albert Jones. Sige, sagutin natin si Albert Jones. Huwag kang, sabi nga sa kanta ni TJ, huwag kang magmadali. Kasi lahat ng bagay nangyayari sa perfect timing ng yes. Panginoon. So kung ngayon, naghahanap ka and you think you're ready, maybe you really are not yet. So... Antay-antay ka lang muna. Focus on yourself because paano kung 50 na siya? Ha? Paano kung 50 na siya? Huy, bakit? Yung nanalo sa Britain's Got Talent, di ba? Na first boyfriend ilan niya, taon? 50 plus na siya. O kung 60. Ha? Paano kung 60? Bakit? Hindi na ba lovable ang 60? 70. Ha? Hanggang kailan ba? Boy, di, love hangga, knows di, no ito, age. Ito. Hanggang kailan ba pwede mag ang best maghintay? Ha? Hanggang kailan? Grabe naman. Meron naman na siguro 70. Ha? Hindi, yun nga, darating naman yun eh. Wala talagang kahit isang... Darating yan. Oo, so... Pero huwag mo i-pressure yung sarili mo na makahanap kasi mas mahirap yung ipilit mo yung sarili mo dun sa relationship na hindi naman talagang totoong nagpapasaya sa'yo. Yep. So focus on making yourself happy. Love when you're ready, not when you're alone. Yan ang para sa'yo, Jones. Albert. Yun pala. Ganard! Okay! Tapos na ba tayo? Ito si Albert, dito pala talaga siya, totoo siya. Si Albert, 39 si Albert. Ah, 39. Okay lang po yun. Okay, ako, yan, may mga kakilala Albert. Po kami na nagka-boyfriend ng 42. Parang ganun. Tapos lalaki naman si Albert. Oo. Uy, malay mo. So judgmental. Malay mo, babae pala siya. Tapos pinangalanan na siya ng Albert before pa siya lumabas sa sinapupunan ng nanay niya. Basta Albert, 39. Pwede pa yun. Sis, Albert. Malay mo pala, babae pala siya. Or ganun. Basta Albert, love when you're ready, not when you're alone. Yan. Dadating yan, promise. Jones. Magugulat ka Albert na lang. Albert Jones. And sometimes, naghahanap ka pa dun sa mga... Naghahanap ka pa sa malayo, hindi mo lang pala napapansin nandiyan lang pala sa paligid. Mm-hmm. So,
Yun. Ayun lang. Hoy, Albert, maraming salamat sa question mo. Yun talaga yung tinutukan namin ng mahabang sagot. Anyway, guys, maraming salamat po sa lahat sa inyo na nagstay at nagpadala ng inyong mga questions. Huwag niyo pong kalimutan na suportahan po ang aming kanta na Can't Wait to Say I Do. Punta lang po kayo sa aming YouTube channel, KZ Tandingan Official. Nandun po yung official music video. Kada click niyo po doon at pagpapanood niyo ay nakakatulong po kayo sa Inspire Church Metro. So ayun po, pagkatapos po manoorin, i-share niyo po sa inyong friends and family. And of course, also stream it on Spotify kasi available na siya sa lahat ng Let's go! Mga digital platforms. Nationwide. Ano, social media platforms. Oh. Ayan. Miss KZ, paki-promote na lang po na inyong mga social media. Ulit po, sa mga hindi po nakaka-follow sa amin, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, KZ Tandingan Official. Sa kanya naman po, TJ Music Monterde. Sa Instagram, KZ Tandingan. At sa Twitter ay KZ Official. TJ Music Monterde, Twitter, Facebook, Instagram, lahat. Ngayong alas 8, meron ako i-release na vlog about sa amin. First vlog na about sa amin ni KZ. MRMRS TJXKZ Vlog. So, manood kayo 8 PM sa YouTube channel ko. Makikita niyo dun mamaya kung paano ko siya inasar na mag-mommy at daddy sa... Mommy at daddy mo. Mommy at daddy mo na yun. Yeah. Okay po. So yun, that's it. Mga kapamilya, thank you for watching Kapamilya Confessions Quarantine Edition. To watch this episode again, just subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel. And for more updates, click the bell beside the subscribe button. Keep safe always, mga kapamilya. Bye, everyone. Bye! Ingat po kayo lahat. Wash your hands. Ay, bakit? Wash your...